Welcome again to our Be Inspired, Brothers and Sisters. Surely, everybody will be inspired. Kasi ako nga po eh, habang kung piniprepare po natin itong team po natin ito, na-excite ako, na-inspired po ako. Bakit po? Kasi hindi lang po sa ating sharer, hindi lang po sa ating mga nganta o magbahagi sa atin ng mga awitin, kundi po talaga makikita natin na unti-unti, hinay-hinay, nauunawaan po natin ano po meaning ng resurrection sa buhay po natin eh. No? We celebrate Easter Sunday. Sa totoo lang, ano? Ang nakakatuwa po eh, now we realize na there is something within. It's not only celebrate an Easter. Kasi karamihan, yung iba po, yung Easter egg, no? Maghahanapan, may bunny, nakwan. So, naging ibang celebration. Sana po at nawa po nauunawaan ng bawat sa atin. Hindi lang po tayong mga may edad, hindi lang po tayong mga magulang, kundi po pati po yung ating mga anak, lalo na po yung mga bata, na maunawaan nila na ang Easter Sunday po, ito po yung celebration ng pagkabuhay. Muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At bakit po siya muling nabuhay? It is because for you and for me and for us, brothers and sisters. Di ba, Sister Ant, yung kasi yung meaning ng ating muling pagkabuhay. Muling nabuhay siya, eh, hindi para sa kanya mismo, kundi para sa atin. Bakit po? Kasi hinango niya po tayo sa ating mga kasalanan. Sister Ant. Amen. Yes, my dear brothers and sisters, why do we celebrate the Easter Sunday? Easter is celebrated by Christians as a joyous holiday. Hindi lang po dito sa Pilipinas, around the world. Diyo, yung isang kaibigan ni Brother Vic na Nigerian, akala namin walang Easter Sunday doon. Yung pala, meron din, sinicelebrate din nila. Yeah. It's a feast day daw nila. The Easter Sunday represents the fulfillment of the prophecies of the Old Testament and the revelation of God's salvific plan for all mankind. Salvation, Sister Anne. Salvation. Amen. Na yun. Salvation. Amen. In commemorating the resurrection of Jesus, Easter also celebrates the defeat of death and the hope of salvation. Yun na yung sinasabing, maalala ko, Brother Vic, yung kantang, "Because He Lives, I Can Face Tomorrow." Amen. Kasi there is a hope. Nagkaroon ng hope. Pag-asa. Na doon ko nalaman na sa old life ko kasi, ang alam ko pag Easter Sunday, yung nga fiesta, kailangan may picnic, may reunion, ganyan. But when we joined the renewal, iba na yung pananaw ko sa Easter Sunday, na nagkaroon ng pag-asa. It's because of Christ was risen again. Pero Sister Ems, di ba? May mga ibang tao, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay, anong tawag doon? Matauhan daw. No? Sa totoo po, marami pong siguro, no? kung tutuusin po natin before the pandemic, pagka po darating ang Holy Week, pag darating po yan, ang iniisip na po ng mga tao, saan magbabakasyon? Yes. No? Sa Baguio ba? Sa Hong Kong ba? Mga puro hindi naman masama, pero sana hindi naman sana ma-timing doon sa Holy Week kasi. Kasi po, bakit po? Kasi yung pagninilayan po natin, yung pong ating pong i-reflect po natin, yung pong buhay natin na lugmok sa kasalanan, amen, na sasagipin ng ating Panginoon. Kaya nga po, napakaganda ng ating po, may mga recollection po tayo eh. Ngayon po, ito pong dulot ng pandemic, nagkaroon po tayo ng mga online recollection, Sister Ems. Yes. Di ba? Dami natin na atinan and it really reflects in our life na ganun pala kabuti ang Diyos, ganun pala tayo kamahal ng Diyos, ganun pala nag-aalala pala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po, inalay niya ang kanyang buong buhay. Di ba? John 3:16? Yan yung ano natin last week. No? Na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And who is that Son? That is Jesus. No? That whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Sister Ems. Amen. And yun nga po, ano, ang Easter, pag Easter Sunday, if we're talking of Easter Sunday, nakafocus po yun doon sa resurrection of Christ, na which it represents the, na
our central faith in our Christian Amen. Life. And then, why is joy and hope important to Christianity, in Christianity? Yun nga po, ano? Because through that joy, it unlock a sense of purpose. Purpose, yeah. And a hope which ultimately releases them from poverty. As God's children, the power of joy is never ending. Walang katapusan. Although not one of the fruit of the Holy Spirit, it is more important than another. Joy enables us to experience the others in the way that Jesus did. Maganda, Sister Ems, yung nabanggit mo kanina, they unlock a sense of purpose and hope. Amen. No? Minsan po kasi, hindi natin naunawaan, no? Ako noon, hindi ko naunawaan eh. Bakit ba ako nabuhay? Bakit ba ako ipinanganak? Ano bang purpose ko sa buhay ko na ito? Eh, unti-unti, nung makilala ko ang Diyos, maunawaan mo pala bakit ka ginawang ganito? Bakit ka ginawang Victor? Bakit ka ginawang Emma? At ano ang purpose mo? Just only to have life? Na matutulog, gigising sa umaga, magluluto, kakain, tapos maliligo, magbibihis, aalis, magtatrabaho, tapos uuwi uli, kakain uli, matutulog uli. Routine. Hindi po eh, hindi po ganun eh. May purpose po pala ang Panginoon sa bawat sa atin. Bakit ka po niya inilagay sa isang gawain? Bakit ka ginawang isang leader? Bakit ka ginawang isang empleyado? There is a purpose there. Bakit ka ginawang employer? No? Bakit ka ginawang nanay? Bakit ka ginawang tatay? Bakit ikaw ginawang pare? Bakit ikaw ginawang madre? Ang dami pala nun. Doon natin makikita yung buhay natin bilang isang Kristiyano na na-experience natin yung resurrection ng ating Panginoon sa ating mga buhay. You know, brothers and sisters, if not with the resurrection, if not with the renewal of our life, we will never realize that there is a good purpose for each and every one of us. Amen. Na ikaw pinili ng ating Panginoon. Ano man ang katatayuan mo, ano man ang naging dumi mo sa buhay mo, hindi tinitingnan ng Panginoon yun. Ang tinitingnan niya sa atin, yung pag-oo natin, yung pag-yes. Yes. Narinig ko nga po yun eh, kay Bishop Raul ba yun? Raul Dael. Sa Tandag. Tandag. Bishop ng Tandag. Nung tinawag po ng ating Panginoon siya bilang become Bishop ng Tandag, isa lang po ang sagit niya, yes. God will do the rest. When God appoints us, for sure, He will equip us, brothers and sisters. And that is the reason of the resurrection. Bakit siya muling nabuhay? Amen. No? Yun ang isang nakikita natin eh. Jesus has risen. It's our gospel for this Sunday. For this Sunday, no? Luke 24:1-12. It is the living among the dead. Si Mary Magdalene, okay. Si Joanna, si Mary, the mother of James, nagpunta doon sa tomb, mm-hmm. No? Nagulat sila, nakabukas na yung bato, yung pansarado. At pagtingin nila doon, wala na ang ating Panginoon. Kaya may nagsabi po doon eh. Sabi nila is the living, why you are looking for the living among the dead? Muling nabuhay ang ating Panginoon. Si Mary Magdalene mismo, nagkaroon ng pagbabago dahil kay Jesus. Lahat na sumunod sa kanya, nagulat. Si Peter nga po eh, di po ba itong panahon ng Holy Week, tinatwa niya. Three times. Tatlong beses niyang itinatwa. Minsan nare-review ko, ilang beses kong tinatwa ang ating Panginoon sa buhay ko. Every time nagagawa ako ng kasalanan, every time magsisinungaling ako, every time na magchichismis ako, ilang beses ko siyang itinatwa. No? At least si Peter, tatlong beses lang. Pero ang maganda kay Peter, nagbalik loob. Kaya nga si Peter, nung ibalita ni Mary Magdalene kay Peter na nawala si Jesus. Sa libing. Hindi siya makapaniwala. Bakit po? Kasi pag nilibing, nandun lang siya. Kaya po, dali-dali po, pumunta si Peter mismo dun sa empty tomb. At siya mismo namangha siya. Unbelievable. And that is Jesus who has risen. Amen. There is also one scenario. Dun din po sa Luke 24, the road to Emmaus. No? Meron dalawa po doon na naglalakad.
Tapos po bigla po may merong umentra na isang tao na hindi na recognize that was Jesus. Na si Jesus pala yon. No? Kwento sila, sabi niya, hindi mo ba alam na yung nangyari ng si Jesus ng Nazareth ay pinako sa krus na matay, no? Hanggang sa inabot na sila, pinatuloy doon sa bahay si Jesus, and then doon lang po na recognize nung nagbreaking of the bread. The Holy Eucharist, brothers and sisters. Amen. Yun po yung iniwan sa atin ng ating Panginoon, no? For us to remember Him in the breaking of the bread. Sa Lablak po, meron tayong breaking of the bread. Nakakamiss. Oo, bago po mag-LSS, may breaking of the bread po. The late Monsignor, the late Monsignor Albert Venus, na meron tayong wine and bread. And you will talk. You know, brothers and sisters, yung breaking of the bread, pagka po pala nag-resurrect ka na, ano yung resurrect? Renewal. Kasi baka may isipin po natin, pag resurrection, refers lang kay Jesus eh. Resurrection, renewal, redemption, no, restoration, yun po yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. At doon mo lang maunawaan gaano kasustansya, gaano kaganda, gaano ka-wonderful, magnificent ang bread, ang Eucharist. And there is a healing already that happens. Amen. When we attend the Mass and we listen to the Word of God, and then you receive our Lord Jesus Christ in form of bread and wine. Brothers and sisters, lagi ko sinasabi, pagka na-receive ko na po siya, Panginoon, i-absorb mo po ako. Kasi po, marami akong dapat i-absorb sa buhay ko po. That is the redemption of each and every one of us. Every time you receive Christ, brothers and sisters, wow, that is the Holy Eucharist. Another scenario po, sa Luke pa rin. Ito pong ano, dire-diretso po ito eh. Yung Easter po nito, dire-diretso po ito. Jesus appeared to the disciples. Ito na po, nagulat po yung mga disipulo. Peace be with you, sabi ng ating Panginoon. Nagulat sila kasi talagang nabuhay si Jesus. Nag-appear dyan sa kanilang pagpupulong, sa kanilang pagsasama-sama. Of course, ang mga tao po noon, ang mga disipulo niya mismo, gusto rin makasiguro na si Jesus nga. Kaya nga sabi ni Jesus, tignan nyo ang aking mga kamay. Sige, tignan nyo ang aking tagiliran. And doon po, na-recognize sila na Jesus appear live, alive, and alive. Jesus is risen. Yun yung sinasabi natin, napakaganda po ng ating pong buhay. Then later on, after a few days, si Jesus po ay umakyat sa langit. Amen. Umakyat po sa langit. Kaya nga po, after this Easter celebration, we will now looking forward to the Pentecost. Yes. No? To the Pentecost. Kasi ang banal na Espiritu naman, ang bababa para sa atin. Kasi si Jesus umakyat sa langit. Hindi para iwan tayo, kundi para po ihanda ang bawat isa po sa atin dito. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, brothers and sisters. Ganun ka kamahal ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Anuman ang katatayuan mo sa buhay, brothers and sisters. Kami po ni Sister Emma, ang dami na po naming naranasan. Sa totoo lang, sa buhay po namin, kitang-kita po namin ang mga kamay, yung tinatawag na kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus na nagpapala. Kamay ni Jesus na hindi nagpapabaya. Kamay ni Jesus na hindi nagbibintang. Kamay ni Jesus na nagpapatawad, umiibig. Kaya po, sa atin po, dapat din po, umibig din po tayo sa bawat isa. Amen. Brothers and sisters, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Panginoon, marami pong salamat sa iyong muling pagsilang, O Panginoon. Lord, yes, we will celebrate, and we will always celebrate, you are the risen Lord, O Lord God, Amen. Na ikaw po ang tumubos sa aming mga kasalanan. Yes. Lord, ipuin mo po ang bawat puso po namin upang kami po ay maging instrumento rin po ng iyong muling pagkabuhay sa aming mga kapwa, sa aming mga magulang, sa aming mga anak, sa aming po mga kapitbahay, aming mga kapatid, aming mga kasambahay, O Lord God. Ialay po namin ang aming pong buhay. All these things, Father, we ask, we pray, in Jesus' mighty name, Amen. And Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen.